Guys, kumusta? Dito tayo ngayon sa ano ng Jollibee. So may lumapit na isang kaibigan natin, guys. Ito yung pangalan niya, si Nathaniel po. Nathaniel Oxon. So nagihingi sa atin ng pamasahe para makauwi pa Puerto. So ilang araw ka nandito, Brad? Ano na, sir? Month na, sir. Tinis ko talaga na kahit pa paano magkain ng kamuti kung anong mga daging. Tapos yan, sir, sobrang hirap. Lapit ako talaga sa'yo na ikaw nakita ko, sir, sana ganun mga tao iba kasi parang wala lang ba na naiintindihan yung sitwasyon na lockdown na to. Tapos David Arias DJ. Na naman ulit ako kung panibagong skinsyo na naman asa sa ako na pagpunta ko noon talagang sabi trabahong ganito pero sabi ko sana man walang lukuhan pero wala kumagawang biktima rin ako, sir, ng panamin ng sitwasyon ng trabaho kahit construction worker pasukin ko. So nag-a-apply ka pala ng trabaho dito sa Nara? Ngayon, sir, ito binaluwag ko talaga sa sir hanggang magka-gwardya ako. Hanggang nabinta ko yung pagka-uniform ko sa gwardya. So yun, guys, hindi siya naka-ano dahil may nag-offer sa kanya na magtatrabaho, sir, dito. Pero sa ano, hindi siya naka-ano ba yung nangyari? Sir, yung parang binasa lang ba, sir, na tatawagan lang, ganun. Ayun. Tapos hanggang pinalit-palitan na kami. Yan, iba na naman ng tao, ganun tami, follow up mo lang ulit, follow up na naman ako ulit, sir, hanggang naging parang kawawa ang sitwasyon ko, sir, burdoy na ba? Ingi-ingi na lang sa mga kilala ko, kaibigan ko. Ganun talaga, siyempre, gutumay ka sir, pag hindi ka maglakas loob, talaga magugutom ka. Huwag lang ako na ako, sir. Huwag lang, nasa kayo. Yung sabi ko, sir, kahit paano, awan ng Diyos. Nanalangin na lang ako. Yun. Pag-asa na kahit paano may makain ako, magbuhay ko sarili ko, pero hindi ko naiisip yung lipas na wala na ako magulang. Ayun. Ganun. Taguyod ko na yung sarili ko kasi dito talaga bigo ako sa ano ko. Ganun na talaga ang buhay. Nakapinto namin, sir, na yung itong lockdown na to. Isa na nagkaganon-ganon, sir. Uisa na ako ng probinsya namin doon sa Norte. So ito, guys, may ginawa siyang papel dito na para maghingi ng tulong sa atin. So sir, munisipyo pa. Sa munisipyo na. So nagkapunit-punit na yung ano niya, yung papel niya. So hindi pa rin siya na bigyan ng ano. Hindi pa rin na-aprobahan hanggang ngayon yung papel niya. Payakan, sir, ang pangyari na yun. Payakan bago kami magbigyan ng yung. So ito, guys, si Nathaniel Oxon. Sir, taga Puerto Princesa. Critiker lang ako, sir, sa tita namin. Pag naikituloy lang ako dyan. Pero ang original Puerto, sir. Puerto ang tirahan mo talaga. Puerto talaga. Doon ako pinanganak. So guys, yung Puerto, dito kami, sir, sa Nara. Medyo malayo siya. 2 hours ang biyahe na sa masano. 2 hours ang biyahe papunta rito. So nandito siya, mga isang buwan na siya dito siguro. Migit. Sir, balik-balik. Oh, balik-balik. Sa mga opisina. So parang pinaasa lang siya ng ano niya, yung a-apply niya ng trabaho. So ito, guys, nilapitan niya tayo para maghingi siya ng kahit na pangkain niya or pamasahe niya. So kawawa naman tong tao na to. Ito, guys, medyo punit-punit na yung papel niya, nilalakad, hindi pa rin na-aprobahan. Kawawa naman. Wala, sir, eh. Kaya hindi naman tayo, sir, pwedeng magpilit sa kanila kasi kailangan na may hawak ng kakalam, pisina, kumbaga, sir. Sana yung tao kung sidirasyon na lang sana na kung anong sitwasyon, di ba, sir? Oo. Mamamatay na lang yung tao, sir, hindi mo pa matulungan. So, kaya nung kasama ko, sir, pati na kinagat ng aso, kahit first aid lang ba, wala kami, wala ba kung ano. Kailangan na dito na first aid lang ba, wala. Sabi niya, mamamatay na lang pala kami. Hindi naman lang kami matulungan na ano, sabi, sige, hindi niya na lang sinagot, sir, na gano'n. Uwi na lang. Oo. Ay, gano'n din, sir, balik na lang naman ulit. Hanggang naging naalala ko yung itong nakarangko, si Danaw lang ulang nakaano sa akin. Pero nung kay Mayor na ito, parang
Naiyakot sir. Sama ang loob ng ano, mga ibang kasama ng mapit. Ayaan mo na natin yung mga politiko na yun. Baga sir, nagkaroon pa nga dyan ng mga ano dito sir, yung parang alitan ba sir ng kay Danap? Ay dito sir. Ano namang trabahoin dito sir? Kung sana bibigyan sir ng pagkain. Trabaho sir, wala. Sige, bibigyan na lang kita ng pamasahe mo. Oo sir. Para makauwi ka na sa inyo. Kawawa ka nung na... Saka sir, mayroon akong nga nga sir, pinipilit ko. Lagi ako sir naka-jacket. Kasi mayroon akong malaria ba sir? Falciparum na sa Baybox. Oo, yun. May sakit ng falciparum. Sir, ito, lagi akong nilalamig sir. Nilalamig ka. Malaria na ano sir, yung... Palisan, nagugutuman sir, ganun. No. Hanggang nakuha ka sa sobrang Uber fatigue sir, trabaho ba? Wala sa lugar yung sipag o walang kain. nalilipasan ng gutom. Sabi ko doon ako sir, pumunta ako ng norte nun, galing ako nun, nadala ko yung sakit niya sir. Minsan sir ba, palayo lang na huwag tayo masasiraan ng lupa sir, ganun yung utak na rin. Saan na ka parang sabi, baka maganyan ka. Okay ka sir, huwag naman. So guys, ito si ano si Nathaniel na Okson, yes, so 27 years old, resident ano? Diyan na lang sila nagsulat niyan sir. Kumbaga, pwede ito po lang detalye. Okay. So bibigyan na lang natin siya guys ng pamasahe niya kahit na pangkain niya. Kawawa naman yung tao. So mahigit na daw siya isang buwan paggala-gala dito sa bayan namin sa Nara. Dahil sa trabaho niya na ano siya, parang pinaasa lang siya na hindi naman siya natanggap. Tatawag lang daw ng tatawag sa kanya, hindi naman naka-receive ng tawag. So yung mga gamit niya, ubos niya na lahat binta. Hanggang ultimo sir, pati siguro pa lang siguro. Cellphone niya, na ninakaw pa yung cellphone niya. Yung dati siya guys, guardia daw siya. Dati daw siya guardia. So yung uniform niya, ibininta niya na rin daw dahil wala nga daw siya pangkain. Sa lockdown, ang hirap na ito. Oo, dahil sa lockdown nga rin. So guys, bibigyan na lang siya natin ng pang ano, kahit pangkain niya, masahe. So ito yung papel mo. So pakita ko lang yung detalye sir, please. Okay. Di ba sir? Sir, sigurado hindi ka nagluloko ha? Hindi sir. Kahit sir, naman. Oo. Kasi wala mo na akong talagang choice na ako yung batay doon. Pati matatang may sakit din ko. Trabaho nga na po talaga doon sir. Hindi dapat. Tsaga lang. Tsaga lang sir. Kahit papano. Ano lang sir? Diyos sir? Oo. Ipasa Diyos na lang natin yung ano natin bahalan. Tinutulungan naman ng Diyos sir yung nagtutulong sa sarili niya sir. Nagsisikap. Diba sir? Oo. Wala tayong huwag gumawa ng masama kasi huling araw na to sir, ganyan nakalagay sa pindi. Bukas magla-lockdown dito ang Nara, bukas magla-lockdown dito yung Nara guys. So kailangan dapat makauwi na rin talaga siya sa kanila, baka abutan pa siya bukas ng lockdown, talagang hindi na siya makauwi sa kanila. Pangitan na sir. So guys, bibigyan na lang natin siya ng kahit papano, kahit konting pangkain niya or pangmasahe niya. So guys, bibigyan na natin siya ng ano para makauwi na sa kanila. So kawawa, ito ay bibigyan na natin sa kanila kahit papaano. May pagkain ma lang. So ayan. Sir. So ayan Brad, na ako, sir. Ikaw na bahala dyan. Salamat sa inyo sir, kasi ang akin ang sir, sa mga ano, may bumalik na mas magandang biyaya. Sigurado ka, basta hindi ka nagano loko ka. Ako sir. Okay lang. Kasi ako naman sir, talagang... Nagsikap talaga sir, problem talagang ano. Minsan kasi talaga sir na sobrang kahit anong pakumbaba pa rin talaga sir, kahit harap-harapa na. Sige na sige. Pagtulong ng tulong nyo sir, salamat sir. Sige. Salamat sir. Sige. Salamat sir. Okay. So guys, yun na siya guys. So medyo kawawa naman yung tao. So yun, binigyan na natin pamasahe niya kahit papano. So yun guys, nakasakay na siya doon sa shuttle van. So kawawa naman yung tao. So yun, okay.